two frigates from South Korea will be named after Philippines heroes. Defense Secretary Delfin Lorenzana said that the two missile-armed frigates currently being built South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries, HHI, will be named under two of the country's foremost heroes. In a press briefing at the DND headquarters at Camp Aguinaldo, Quezon City, Lorenzana said the frigates will be named BRP Jose Rizal, the country's national hero, and BRP Antonio Luna, one of the country's foremost military general. The frigates will be named BRP Antonio Luna and Jose Rizal. Heroes natin, our heroes, Lorenzana said. We already have Davao del Sur, Tarlac. We will use heroes this time, he added. Jose Protasio Rizal Mercado y Rilondar. Jose Rizal was a Filipino nationalist and polymath during the tail end of the Spanish colonial period of the Philippines. An ophthalmologist by profession, Rizal became a writer and a key member of the Filipino propaganda movement, which advocated political reforms for the colony under Spain. General Antonio Luna de San Pedro y Navicio Onqueta was a Filipino army general who fought in the Philippine-American War. Regarded as one of the fiercest generals of his time, he succeeded Artemio Ricarte as chief of staff of the armed forces of the Philippines. He sought to apply his background in military science to the fledgling army. A sharpshooter, he organized professional guerrilla soldiers known as the Luna Sharpshooters and the Black Guard. His three-tier defense, now known as the Luna Defense Line, gave the American troops a hard campaign in the provinces north of Manila. This defense line culminated in the creation of a military base in the Cordillera, the Philippines, and Hyundai Heavy Industries, HHI, it was recalled. Signed a P-16 billion contract for two missile-armed frigates with an additional P-2 billion to be set aside for its weapon systems and munition. In an earlier interview, Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert Empedrad said keel laying for the first missile-armed frigate took place last October 16 in Ulsan, South Korea, with steel cutting for the second ship taking place last September 17. Empedrad said HHI is expected to lay the keel of the second frigate in the first quarter of 2019. The Philippine Navy said they expect the first frigate to be delivered in 2020 while the second one to be delivered by 2021. Source, news.mb.com.ph.
ang dalawang frigates mula sa South Korea ay panggulan sa mga bayani ng Pilipinas. Sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzo na ang dalawang armadong frigates na kasalukuyang itinatayo ng South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries, HHI, ay tatawaging sa ilalim ng dalawa sa nangungunang bayani ng bansa, sa isang press briefing sa headquarters ng DND sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sinabi ni Lorenzo na ang mga frigates ay tatawaging BRP Jose Rizal, pambansang bayani ng bansa, at si BRP Antonio Luna, isa sa nangunguna sa pangkalahatang militar ng bansa. Ang mga frigates ay tatawaging BRP Antonio Luna at Jose Rizal, mga bayani natin, ating mga bayani, sabi ni Lorenzo na mayroon na tayong Davao del Sur, Tarlac. Gagamitin namin ang mga bayani ngayong oras, dagdag niya. Jose Protasio Rizal Mercado y Rialonda o Jose Rizal ay isang nasyonalistang Pilipino at polymath sa panahon ng hulihan ng panahon ng kolonyal ng Espanya ng Pilipinas. Isang ophthalmologist sa pamamagitan ng profesyon. Si Rizal ay naging manunulat at isang mahalagang miyembro ng movement ng propaganda ng Pilipinas na nagtataguyod ng mga reformang pampulitika para sa kolonya sa ilalim ng Espanya. Si General Antonio Luna de San Pedro at si Novice Ancheta ay isang general ng hakbong Pilipino na nakipaglaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Bilang isa sa pinakamatinding generals ng kanyang panahon, siya ay nagtagumpay kay Artemio Ricart bilang hepe ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Hinanggad niyang ilapat ang kanyang pinagmulan sa agham ng militar sa walang kabuluhang hukbo, ang isang mabuting taga-baril. Inorganisa niya ang mga professional na gerilyang sundalo na kilala bilang Luna Sharpshooters at ang Black Guard, ang kanyang three-tier defense na kilala na ngayon bilang Luna Defense Line, ay nagbigay ng masigasig na kampanya sa mga Amerikano sa mga lalawigan sa hilaga ng Maynila. Ang linya ng depensa na ito ang nagtapos sa paglikha ng isang base militar sa Cordillera. Ang Pilipinas at Hyundai Heavy Industries, HHI, ay napag-usapan. Ay pumirma ng isang kontrata na 16 na bilyong piso para sa dalawang mga medyong armadong frigates na may karagdagang 2 na bilyong piso upang itabi para sa mga sistema ng armas at kagamitang ito. Sa isang naunang pakikipanayam, sinabi ng Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert M. Pedrad na mas maaga na sinabi na ang layout para sa first missile-armed frigate ay naganap noong 16 ng Oktubre sa Ulsan, South Korea na may bakal na pagputol para sa ikalawang barko noong nakaraang Setyembre, 17. Sinabi ni M. Pedrad na inaasahang ibibigay ng HHI ang kilya ng ikalawang frigate sa unang quarter ng 2019. Sinabi ng Philippine Navy na inaasahan nila na ang unang frigate ay may hahatid sa 2020 habang ang ikalawang isa ay may hahatid ng 2021, pinagmulan, news.mb.com.ph. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.